Pinapapirma namin, no? Sir, pirma nyo to para labas kami, kayo naman, kayo naman. Kayo bahala to pa. Kailangan na kayo talaga natin. O, yun, certificate ng susi. Kumbaga, certificate ng susi para maka... So, araw-araw meron kayo bibigay na sa amin na certificate. Sigapin namin, sir, araw-araw, sir. Sana nga. Gusto namin. Gusto namin, sir. Ilang ka lang kayo, no? 24 hours naman po yung pan. Good afternoon po sa ating mga kababayan. Andito po tayo ngayon para sabihin sa ating pamahalaan ang tungkol sa nangyayari doon sa sinasabing 3 to 5 days ng swabbing at makukuha na po yung resulta. Para sa akin po, no, para sa ating mga kababayan uuwi ng Pilipinas, huwag po tayo masyadong magpakakampante pag tungkol po dyan sa sinasabing resulta ng swabbing is 3 to 5 days. Tandaan po ninyo na kapagdating niyo po ng Pilipinas na sa airport, kukuhanan nga po kayo ng swab test. Tapos, mag-aantay po kayo sa sinasabi nila na 3 to 5 days, pero ilalagay pa rin po kayo doon sa kanilang quarantine facility hanggang sa lumabas po yung resulta. And hindi siya sinasabi na 3 to 5 days. Katulad na lamang po ng mga ating mga kababayan na naandyan ngayon sa may Volets Resort sa may Das Marinas, Cavite, na kung saan is nung May 6 pa po sila na swab, pero hindi pa po lumalabas lahat-lahat ng resulta dahil nga po siyempre siguro dahil sa napakaraming tines ng ating pamahalaan. But ang panawagan ko naman po sa Polo OWA or sa OWA na intindihin po yung ating mga kababayan, bisitahin po doon sa mga lugar na kung saan ay naka-stay, bigyan po sila ng kanilang pwedeng mapaglibangan at masabihan po kung ano yung mga dapat nilang gawin. Kasi po, ang nangyayari sa ngayon, may mga kababayan po tayo na naandiyan naka-stay, pero wala man lang pong suporta ng OWA, hindi man lang po sila nakakausap o hindi man po napapagsabihan, at karamihan po talaga sa kanila ay nag-iintay ng kanila mga kung ano man yung mga dapat i-remind or sabihin sa ating mga kababayan. Ngayon po, ang mga nakaharap po sa kanila, yung ating siyempre yung frontliner, pero mas gugustuhin po talaga nila may makausap ng mga taga Polo OWA para at least may magkaroon man lang sila ng maging komportable sila sa ganun. Maging maayos po ang kanilang kalagayan. Kasi ang mga taong yan almost 3 weeks na naka-stay, gustong-gusto na pong umuwi ng kanilang pamilya, pero hanggang ngayon naandyan pa rin. At ang nangyayari nga po ay sa medyo mabagal na pagbibigay ng resulta para sa ating mga kababayan. Sana maging may sakatuparan yung sinasabi nilang time frame na 3 days to 5 days lamang. And of course, wag naman po sanang patagalin pa ng 3 linggo or mag-isang buwan para lamang makalabas sa ating mga kababayan. So sana po bigyan niyo pong pansin ang ating mga kababayan para hindi na po maulit yung nangyari po doon sa may Savoy Hotel sa may Pasay, at saka yun sa may Matabungkay na babaeng nagwala or nagsisigaw doon dahil medyo nawalan po siya ng ulirat dahil nga po syempre sobrang katagalan ng pagka-quarantine ng ating mga kababayan. Iba-iba na po ang kanilang mga nasa isip, hindi na po nila na bibigyan ng magandang isipin ko ano po ang nangyayari sa kanila sa ngayon. Alahanin po natin na ating mga kababayan ay umuwi ng Pilipinas dahil po sa kanilang mga pinagdadaanan. Kaya sana naman po ay bigyan nyo ng pansin, puntahan po natin sila at least sa isang linggo, isang beses kung wala pa po ang resulta ng swab test. May mag-asikaso po ng mga taga-OWA at bigyan naman po sila ng kung anong mga dapat gawin o dapat gawin habang nag-aantay ng resulta. So yun lamang po, sana po OWA Administrator Hans Kakadak, sana naman po ay papuntahan niyo po sa inyong mga tauhan ang mga kalagayan ng ating mga kababayan.
at karamihan po sa kanila ay nagagalit po dahil na sobrang tagal, hindi pa po sila nakaka-uwi, may mga resulta po pa isa-isa. Alam naman po natin na napakadami po kayong ginagawa, pero at least may mga tao po na pwedeng mag-comfort ng kanilang kalagayan sa ngayon. Maraming salamat po.